Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan, kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo po ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tuntungan nito. Itinayo ang mga bastidor. Isinuot sa mga argolya ang mga trabisanyo at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaban ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat nanatili sa loob ng ulap at napuspos nga ito ng kalwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita,
Nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kung hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi naman, ang haliging apoy. Ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patyo mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo mga maya'y nagpupugad, maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasa, masasabing mapalad din, habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang, at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila
at mga ngalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan muna ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. Alam niyo, gustong-gusto ko po sana sabihin na magpasalamat tayo kasi parang antagal nating na-miss ang araw na ganito katindi. Pero ang nakaka-nervous niyan, naku, ilang oras lang kaya ganyang katindi ang araw. Kasi ho, dahil nga alam natin, pagkatapos ni Egay, ni Falcon, may bago daw bagyo at may habagat pa rin. Pero ganun pa man, kahit maraming nagbibigay ng hindi magandang balita, piliin mo pa rin mabuhay ng naniniwala sa mabuting balita. Amen? Alam nyo, araw-araw, yan naman ang hinaharap natin sa buhay. Kahit na pagising mo pa lang sa umaga, sineset mo na yung mood mo, sinasabi mo sa sarili mo, hindi, gusto ko maganda ang araw ko, gusto ko maganda ang araw ko. Bigla may magte-text, hindi ako makakabayad nga pala ng utang. Buisip. Na, minsan alam mo yung gustong-gusto mo maging maganda ang araw mo, pero sadyang kasabay ng mabuti at magandang balita ay ang mga pagsubok, ay ang mga hindi kagandahang bagay na dumarating sa ating buhay. Pero huwag nating kalilimutan. Araw-araw, laging gagawa ang Diyos ng isang bagay na kailalakas, ikasisigla, ikabubuhay ng pag-asa mo. Lagi mong tatandaan yan. Ang kailangan mo lang ay hanapin. Ang kailangan mo lang ay mas tignan. Ang kailangan mo lang ay mas paniwalaan. Ang magaganda at mabubuting bagay pa rin na ipapakita ng Diyos sa iyo para magpatuloy ka sa paggawa mo ng mabuti at tama. Ang ganda ng unang pagbasa natin ngayon. Inutusan ng Diyos si Moises. Gumawa ng tabernakulo ng isang luklukan. At ang ginawa ni Moises na ito ay hindi lang para sa kanya, ay hindi lang para sa kanila. Sa isang lugar, sabi sa huling bahagi ng unang pagbasa, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita. At siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Kaya nakakatuwa po kapag nagbe-bless ako ng bahay. Alam niyo po, ang una kong hinahanap talaga, siyempre minsan mamamangha ka, oh, laki ng bahay ah. Ang ganda ng kusina, ang ganda ng tiles, ang ganda. Pero alam niyo po, ang pinakahinahanap ko po talaga, nasan ang altar? Paano mo binibigyan ng lugar ang Diyos sa loob ng bahay? Nasa ilalim ng hagdanan. Nagawa lang ng isang maliit na mesa, iginilid. Sabi ko, nasa ng altar? Tinuro, ayun po. Eh, ang nakita ko yung pusang gumaganyang-ganyan. Sabi ko, hindi altar yan. Andyan po, nasaan? Yung malaki kasing pusa gumaganyan, yung krus napakaliit. Yun daw ang altar, nasa puwitan ng pusa. Paano mo nilalagyan ng lugar ang Diyos sa loob ng bahay? Pag ba kayo gumagawa ng bahay, naglilinis ng bahay, ang huli ninyong ikinakabit, ang huli ninyong hinahanapan ay ang altar. Bakit nyo ikahihiya na pagpasok ng bahay,
ang Panginoon sa inyong loob ng bahay ang unang nakikita ng mga bisita. Kung paano inutusan ng Diyos si Moises, kung paano mo gagawin ang tabernakulo, ganun din ang utos niya sa atin ngayon. Ipakita mo ang Diyos sa buhay mo. Pero hindi lamang sa altar. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay parang isang lugar, isang altar na naglalakad. Hindi ko sinabing maglagay ka ng kandila dito at kayo ay may bulaklak. Sabi ni pare, dapat daw mukha kaming altar. Pag sinabing altar, ito ay isang lugar na inilalaan mo para sa Panginoon. At ikaw, kung saan ka man mapunta, sa pagtatrabaho, sa kalsada, sa jeep, dapat makita, maramdaman sa iyo ang presensya ng Panginoon. Paano? Hindi lang sa Nazareno t-shirt mo, hindi lang sa krus, sa rosaryo, sa bracelet na suot-suot mo, sa kung paano ka tumatrato sa ibang tao, sa pag-uugali natin, sa kilos natin, sa pananalita natin, mararamdaman nila at makikita nila ang presensya ng Panginoon. Kaya nga sa ating ebanghelyo, muli nating narinig ang isang talinghaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon? Ang kaharian ng Diyos parang isang lambat. Para sa lahat, di ba po kapag ang mangingisda, ibabato niya ang lambat. Ay pagdasal po natin ang maraming mangingisda ngayon na hindi nakakapalaot at naghihirap dahil sa masamang panahon. Enjoy na enjoy tayo kumain ng mga isda, pero marami tayong mga kababayan mangingisda ang ilang araw, ilang linggo nang hindi nakakapagtrabaho dahil sa masamang panahon. Pero pag sila, ibinato nila ang lambat nila at pag hinila nila yan, lahat sama. Maliliit, malalaki, pati daw yung walang kwenta. At ganun daw ang kaharian ng Diyos. Hindi kagad pinipili ng Diyos kung sino lang ang gusto niya at mukhang mabait. Lahat tayo babagsakan ng kaharian ng Diyos. Pero pagdating ng panahon, kagaya ng isang mangingisda, ihihiwalay din tayo sa maganda at sa walang kwenta. Paano mawawala ng kwenta ang buhay ng tao? Father, kala ko ba walang ginawa ang Diyos na hindi maganda? Akala ko ba lahat ng ginawa ng Diyos mahalaga? Eh bakit pagdating ng araw, ihihiwalay yung walang kwenta? Hindi kasalanan ng Diyos. Paano magkakaroon ng saysay, ng kwenta, ang kwento ng buhay natin? Sa araw-araw nating ginagawa sa buhay. Hindi dapat maging sapat lamang na tayo ay nakikitang naniniwala sa Diyos dahil tayo ay tagasimbahan, dahil tayo ay nagsisimba lang, hindi sapat. Lagi natin ito sinasamahan ng mabubuting gawa upang magkaroon ng kwenta, ang kwento ng buhay natin. Kanina po, ay Thursday natin ngayon, feeding program ng Quiapo. Natutuwa ako, nagpapasalamat ho kami dahil habang dumadami ang ating pinapakain, kanina ang ating pong mga pinakaing mga kapatid sa lansangan, every Thursday lang po tayo dito ng umaga, 377. Kung kayo sumusubaybay, tumataas ng tumataas at dumadami. Pero wag ho kayong mag-alala, baka sabihin ninyo, eh bakit kaya tuwing Webes lang sila, Father? Paano yung mga ibang araw? Wag ho kayong mag-alala, kanina nagka-booking na kami. Na sila po mga kapatid natin ay kumakain din ho, meron po silang ibang pinupuntahan ding feeding program. May pang Lunes, Martes, Miyerkules, araw-araw. Lalo na ho pag Webes. Eh yung dami ng pinapakain natin sa kanila pag umaga ng Webes, kaya wala tayong kakompetensya. Ang Quiapo ang pinakamaagang nagpapakain pag Webes. Alas 7 ng umaga, sila'y kumakain na ng mabigat. At meron pang ibang kakainin niya ng tanghali at mamayang gabi. Kaya sabi ko, pagdating ng Biyernes, lahat kayo high blood. Mataas ang sugar.
sa dami na kinain nyo ng Webes. Pero ano po ang magandang banggit nila kanina? Araw-araw, pinapakain sila ng Diyos. Araw-araw kung minsan, grabe kang mamroblema, grabe kang mag-alala kung makakain mo ulit lahat ng masasarap na gustong-gusto mong kinakain. Huwag nating kalimutan, laging may Diyos na magbibigay ng tunay nating kailangan. At kapag siya ay nagbigay, hindi lang laging sa mga taong nasa simbahan, kundi sa lahat ng kanyang dapat pakainin at tulungan. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ilang araw nang pinapaalala ni Kristo na ang paghahari ng Diyos ay hindi matagal at malayo pa. Na ang paghahari ng Diyos ay hindi lang para sa iilan at mukhang mas mabait. Ang paghahari ng Diyos ay ngayon at nandito na ay para sa lahat. Kung saan araw-araw tayong lahat ay hindi lang naniniwala sa biyaya, ay hindi lang naniniwala sa mabuting balita. Kung saan lahat tayo ay nagsisikap magbahagi ng biyaya at nagsisikap mabuhay bilang isang mabuting balita, nandoon ang kaharian ng Diyos. Nandito, ngayon na, nasa lahat ng bawat taong marunong magbigayan, magmalasakit sa isa't isa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tumugon tayo ng may pananalig sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa Kanyang kaharian. Buong kababaang loob tayong manalangin at sabihin, Panginoon, gawin mo kaming karapat dapat sa iyong paghahari. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang simbahan naway, huwag tumigil sa pagpapahayag ng ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika at kultura. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga tao naway, huwag manatiling sarado sa kaugaliang kultura, bagkos mapayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga walang-wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman, naway huwag ipinid ang kanilang puso at bagkus palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo sa dinaranas nilang mga pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga namatay, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Isama natin sa ating misa ang mga kababayan nating biktima ng mga masamang panahon
ng mga bagyo sa ating bansa, ang mga nawalan ng bahay, kabuhayan at mahal sa buhay, ang mga rescuers at volunteers, ang mga kapatid nating walang makain, tirahang maayos araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng tao. Tanggapin mo po kaming lahat kasama ng aming kapatid na si Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ng sandibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para
sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga namatay dahil sa mga bagyong nagdaan at sa iba't ibang trahedya sa ating bansa. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mabuting Ama sa langit, buong paggalang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo sa atin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Umulan't umaraw, kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kayamanan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Pagligtas
tulad mo. Samba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig na Ama. Tagapagligtas, pag-ibig na Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamanan niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat pa rin, hindi lang po sa pagsisimba ninyo, kundi sa pagbibigay pa rin po ninyo ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa natin. Yung pong mga pinansyal na tulong, pinapadala ng mga naka-online at kahit dito po sa Pilipinas, sa ating parish office, finance office po natin ibibigay. Yung pong mga donasyon in-kind, yan po ay sa simbahan, kahit na sinasabi niyo pong kay Father Hans, doon po sa Social Service Office, sa Relief Office, nasa Benedict Building, nandun po natin nilalagay ang ating mga donasyon. Yan pong mga binibigay na bigas, delata noodles, canned goods, sabon, kape, yan po ay ating inihahanda na. Ngayon po, kahapon, nagpunta na sila sister sa DRT sa Bulacan para magbigay ng tulong. At naghahanda na po tayo ng ibibigay pa para sa Bulacan, sa Pampanga, at sa Rizal, sa abot ng ating makakaya. Lahat po ng tulong na iyan, kasama kayo dahil sa inyo. Kaya salamat sa kabila ng mga marami at sarili ninyong pangangailangan. Kayo ang tunay na kayamanan ng simbahan dahil sa inyong kabutihan. Ang Diyos na ang magbalik, magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain, ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintubo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.